Yung, medyo mainit ngayon. Pinagbigyan tayo, no? Kasi maraan, lagi nag-uulan, eh, no? So, ngayon, good morning mga idol. Ito, no, may isa-share lang ako sa inyo. Masang mabilis lang to mga idol. Ito, yung accessories ng aking DDPi dashcam. So, ang purpose nito is 24-hour na monitoring. So, meron kasi tayong mga hardware kit, di ba? So, yung hardware kit is talagang nagre-record siya 24 hours. Then, ang problema na sa kanya, yung iba, medyo may, kapag luma-luma yung battery mo, no, sinasabi nila, medyo humihinto daw. Well, kasi may settings yun na pag, kunyari, bumaba ka ng 12 volts, isihinto talaga siya, no. So, siguro, pag umabot na ng 7 days, yan, 5 days, humihinto na kasi syempre, nadidrain na rin yung battery, syempre, isa-save niya rin yung battery noon para makapag-start naman, no. So, hindi niya fully drain yun. So, meron tayong mas efficient na product ni DDPi na kaya niya mag 24-hour monitoring, no, na aabot ng siguro more than 15 days or 15 days, no. So, bakit ganun, no? Kasi napaka-efficient niya. Hindi siya nagre-record ng tuloy-tuloy lang at syempre, nasa-save din yung memory. Ang ginagawa niya is magre-record lang siya pag kailangan. So, ibig sabihin, meron siyang radar, no. So, kaya ang tawag dito is radar kit ng DDPi, no. So, itong ginagamit natin na to is is completely para siyang radar na minomonitor niya kung meron mga gumagalaw sa paligid and then saka lang siya magre-record. Yun mga idol, tara tignan natin. Okay, so inside the box mga idol, napakasimple lang. Ang makukuha nyo is yung ito lang, radar at yung kanyang hardware kit. Yan o, hardware kit. So ngayon mga idol, ano ba pinagkaiba niya? Ito, itong pinaka main module is yung radar, no? Ididikit mo lang yan doon sa may inyong dito sa may windshield and then ito yung nagsesend ng signal na minomonitor niya as in radar yung buong paligid 360 degrees kung meron gumagalaw. Pag may nasense siyang gumagalaw, mag-on siya and sasabihin niya sa dashcam na mag-record, no? So yan, no, type C lang yung kanyang output. Yan, ganyan lang. Then meron siyang in na type C rin para dito sa ating hardware kit. Ito mga idol. So meron dyan, siyang module na ganito na ito yung nakikipag-usap din para mas-save yung battery. No, siya yung nagbo-monitor ng battery. No, ngayon type C rin to and then kung yung dati is medyo mas nahihirapan kayo kasi nga para siyang fuse na tinutusok pa sa fuse box or pwede mo rin siya kasing i-tap sa mga 12 volts and then sa accessories sa may susian, no. So ganun, no. So ang dami pang intervention and yung iba nahihirapan i-install dahil nga sasaksak pa nga doon sa may fuse box, no. So ngayon, ito yung mas bago is OBD na siya. Ayan, no, OBD. So mas madali, itutusok mo lang antimano sa ilalim ng dashboard mo and then good to go ka na. Yun nga lang mga idol, kung hindi pa OBD capable yung inyong sasakyan, yun nga lang. Mas magiging choice nyo is yung hardware kit na tinutusok sa fuse box or hardwired, no? Talagang itatap mo sa mga wiring. Pero this one, kung naka-OBD ka, mga karaniwan to, mga 2000 to pataas na model, yun, OBD na. Tutusok mo lang to and then good to go ka na. Tapos na, yun na kaagad ang setup. So, ito yung ginagamit sa N5 Dual na dashcam. So, bakit N5 Dual? Ito yung N5 Dual yan. Kasi yung N5 Dual is, ito yung mas bagong model which has the features para sa radar, mga idol. So, I don't know kung pwede yung mga Z50, hindi ko sure. Pero, ang ginamit ko dito is yung aking N5 Dual, yung huli kong binili na DDPi dashcam. Yun, mga idol, tara, try natin. Napakadali lang nito. Okay, so installation netong ating module is actually, dito ko lang muna siya ilalagay, no? So, dito. So, try ko muna dito. Yan, nakaganyan siya, no? So, kasi ang talagang advisable na pwesto niya is, actually, hindi po pwede sa likod ng rearview mirror. Bakit? Kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, may signal yan na umiikot. Radar nga, as in radar. No, umiikot. So, kapag ka ito tinatamaan is medyo nababawasan yung performance niya. Kaya kailangan talaga dito. Yan o. Oh. Diyan mo siya ilalagay. Katabi rin dapat ng dashcam mo kasi itong wire na to is actually itutusok mo yan dito. Yan o. Yan. Oh, dapat nakatusok yan dito kasi siya yung magbibigay ng power. Oh, di ba? And then yung hardware kit mo is
Actually, papagapangin mo to dito. Yan, dyan, dyan. Papunta dito sa baba. Papunta dun sa ilalim ng manubela. Bakit? Kasi ito yun, no? Yung OBD. So, try natin ha. Pakita ko sa inyo. Okay, so, para sa testing, no? Yan, no? Iwawire mo yan ng ganyan. Itatago-tago mo lang yun dyan. Yan. And then, papadaanin mo dun. And then, ito. Yan. Ito yung kanyang OBD. No? So, ang OBD is actually, karaniwan na sa ilalim ng manubela yan. Kapakapain mo lang. Para hindi ka mahirapan. Yan, no? Tiyan mo, ha? Oh, katulad sa city, nandito ang alam ko OBD na ito. Okay, so pakita ko sa inyo ha, kung hindi nyo alam ang OBD, yan yun, yan, oh, yung black na yan, yan yung OBD. At yan, nasa ilalim nga ng ating upuan, ng manubela, then sasaksak na natin dito, then tago mo na lang. Okay, so, okay, yun, yun, okay, so plug in mo lang. Okay, so yan o, naka-plug in lang yan dyan, no? And then, ito, tago mo na lang syempre yung wire, discarding mo na yan. And then, ngayon, actually, itong yung dashcam is magre-record na yan, no? Kapag may na-detect siyang tao. Okay, so ngayon, unahin na natin to, no? Kapag sumusi ka, dapat mag-on siya na para regular. Tignan natin kung mag-on. Yun, milaw na. And then, okay, so yun, that means, o yan o, nagpula siya kanina din, nag-green. That means, nagre-record na siya ng regular. Regular yan, yung mag-on. O yun, kasi hindi nakakabit yung rear camera ko. Yun nga pala mga idol ha, yung N5 dual is may dual camera yan, no? So, harap-likod yung nire-record niya. Okay, but anyway, no? Yan na. Okay, so papatayin ko siya, and then, yan. Ngayon, kung papansinin mo, magtutuloy-tuloy pa rin, pero hindi siya hihinto. Hanggat, yan, teka lang ha. So ngayon, kung mapapansin ninyo, hindi siya mamamatay agad or hindi siya mag-stop sa pag-record kasi nadidetect niya na may tao sa loob. Hanggat may tao yan, tuloy-tuloy ang record niyan, no? Hindi siya magpapasok sa parking mode o yung parang yung yun nga, yung kasi pag sinabi mong parking mode, yun yung mode na naka-off siya, then magbubukas lang kapag kailangan niya mag-record. So ngayon, tuloy-tuloy siya. Bakit? Kasi nadidetect niyang nandito ako. So ngayon, pagka umalis ako, after 5 seconds, yun na. Activated na yan. Then kapag dumaan-daan ka dyan, magre-record na yan. Subukan natin. Okay, so lumayo muna ako mga idol kasi within 3 meters, no? Hindi na siguro hagap yan. Within 3 meters, o lalo na pag nagtago siguro ako yan. Taguan natin. Kasi within 3 meters, mga idol, doon siya nagre-radar. No? Hindi buong sasakyan ha. 3 meters from sa pinag-installan nyo kung nasan siya. 3 meters pabilog yun. No? So lumalabas 3 meters sa harap. Ngayon sa likod, parang medyo mas in-advance nila ng konti dahil para makompensate yung body ng sasakyan, ginawa nilang 4 meters. So 3 meters sa harap, pag ganun, no? Then 4 meters sa likod. Yun. So, yan ngayon. Dapat, after 5 seconds, mag-activate na siya. And then, so pagka dumaan ka dyan, no, may tao sa paligid, may aso, yun. Pag na-detect niya yun, magre-record siya ng 10 second video. Regular na record yun. Ngayon, kapag ka naman, nandun ka pa rin, aali-aligid ka pa rin, hindi ka umaalis dun, dun na siya magre-record ng, after 20 seconds yun, na nandun ka pa rin, doon na siya magre-record ng time-lapse video na i-record niya ng 30 minutes yun. No? So, makukuha mo, mahuli mo talaga yung eksena. Kung ano yung pagagawa, kung magnanakaw man yan, malalaman mo. Tara, testigin na natin. Okay. So, dadaan ako. Dadaan ako. Yan o. O. Ha? Ano? Okay. Mag-record kaya yan? Malalaman natin. Malalaman natin. Padaan-daan ka. Padaan-daan ka sa sasakyan. Lumapit. Tignan natin. Ayun o. Nakapula o. Ayun o. Nag-violet o. Nagba-violet. No? Nag-violet siya. So, ibig sabihin, nakita tayo niyan. Alam. O? Alam o.
ano, alam mo yan, na nandito tayo. Yan. So, nag-record na yun. Tignan natin ngayon kung nandyan. Tignan mo yan, idol, oh. Pagka naka-Honda ka talaga, eh, no? Pakboy na pakboy yung dating yan, eh, no? Yan. Oh. Alam mo, gumagano mags pa. No? Oh. Kala mo naman, eh. Tanda na, eh. No? Ayos din may-ari na ito, eh, no? Up. Okay. So, balikan natin, no? Yan. So, that means, try kong mag-connect. At silipin na natin kung may na-videohan. Yun, connected. So, ganun kasi ang DDPI, ano? Kailangan, kumonect ka sa wifi niya para ma-retrieve mo yung mga files. So, under ng DDPI app, nasa ba yung DDPI app ko? Yan, ito. Yun. So, DDPI app, then, okay, so N5 dual, ito yon. So, in order to set, is open location, okay natin. Okay, and then N5 dual, yon. Try natin, yon. Detected, okay. Not open yet. Ayun o, mapapansin mo mga idol, no? Mapapansin mo, may kulay, ano doon? Kulay, tag dito? Tingnan natin ha. Op. Merong kulay dilaw, oh. 'Di ba? Kulay dilaw, oh. Oh, ba't nagkaganon? 'Di ba? Nag-activate 'yan, eh, oh. Mm. Di try natin. 'Yan. Ayan 'yung sinasabi ko. Oh. After 5 seconds. Activated 'yan, then kapag umaandaan ka diyan, magre-record na 'yan. Subukan natin. 'Yan. Tingnan nga natin. Wow. So, yan, no, mga idol. Nagsasalita pa ako nun. Lumabas ako. Yan, no. Lumabas ako nyan, eh. Diba? Paano ba to? Try nga natin. Paano? Aha. Try ko, ah. Lock screen orientation. Yan, no. Yan, no. Oh. Yan, no. Oh, yun. Nakita nyo, namatay? Oh, namatay pero nag-on. Ibig sabihin na, didetect niya pa ako. Oh, yun, oh. May nadidetect siya. Yun, oh. Yan, nakita nyo? Yan, oh, kaya mabilis yun? Yun? Yun, oh, kaya mabilis. Kasi nag-timelapse siya. Yun, yung pala yung ginawa niya. Yun. Oh. Diba? Sige, testing pa nga natin. Kasi, malamang yan, mga idol, nadidetect niya rin yung doggy ko, eh, oh. Kaya siya tuloy-tuloy record, eh, no? Pero nakita nyo, namamatay-matay siya, nagbablock. Kasi, yung doggy ko, or ako, yung dumaan ako, nadidetect niya. Yun, mga idol, oh, tignan mo. Da-download ko sana, eh. Pero nakita ko, yan, oh. Meron yan, mga time yan, diba? Time yan. Oh. Ito, meron akong 10-second video. Yan yun. Download natin. Tignan natin kung anong meron niyang video na yan. Yan, oh. Kasi, yun, oh, nakita nyo. Yun, oh. Yung dilaw, yun, oh. Sinabi niya, di ba? Yan, oh. Parking monitoring. Yun, yan, oh. Yung dilaw, parking monitoring. Ibig sabihin, under ng parking monitoring, may na-detect talaga siya. Yan, oh. Nag-record siya. And then, makita mo, yan, oh. Nagta-timelapse siya. Then, kapag kasi tumpula, ibig sabihin, emergency. So, pagka naalog siya, mag-emergency parking yan. Emergency recording. And then, ito is parking monitoring. So, ibig sabihin, yun, tunay yun. Ayun, no? Oh. Yun, tunay yan. Yan, no? Makita nyo naman, naka-timelapse, no? So, sorry na lang. Yan, no? Sorry na lang kasi medyo, alam mo na, maliwanag, nakatint. Oh. Pero yun, eh. Oh, play pa natin ulit. Slow. Oh. Yun, know, slow mo ko na lang pala. Yan, o. Oh. Yun. Yun pala, yun. Yung nagpadaan-daan ako, eh. Oh. Diba? Yun. Medyo, pasensya ng mga idol, hindi ko maano, eh. Oh. Hindi ko mapakita na maayos kasi nagre-reflect yung dashboard natin, eh. Diba?
Pero yun na nga, ganun nga siya, mga idol. Yun nga yung sinasabi ko, ganun siya ka-effective. No, kapag may na-detect siya na palakad-lakad, ganyan talaga yan. Ano yan, mag-re-record yan. Pero kapag wala na naglalakad, yun na. At yun na nga, mga idol, no. So, nakita nyo naman, no, medyo kanina, naka-timelapse lang siya kasi ganun talaga. Kailangan niyang, yung timelapse kasi, ibig sabihin niyan is sinesave niya yung footage. No, mahabang duration yun, pero mas matipid sa capacity ng, ano, sa space ng inyong memory card. Ganun yun. Kaya, medyo kengkoy lang kasi ibig sabihin, ang nangyayari doon is, parang fast forward, eh, no? Parang ganun yun. Eh, no? Kasi ang ginagawa niya is, mas mababang frame rate para mas maliit lang din yung makain na space. Ganun yung ginagawa niya. Pero, at least, nakikita ninyo kung ano yung nangyari, mapaplakahan nyo, mamumukaan ninyo. Yun yung binabayaran dun. So, yun nga, mas maganda lang sa kanya talaga yung gantong klase kasi nakita nyo naman, no, magre-record lang siya pag kinakailangan. Mahirap naman yung 24 hours din na nagre-record. So, nasa choice nyo rin eh. Kasi pagka 24 hours siya nagre-record, no, mahirapan kayong hanapin pa yung footage. Unlike nito, makita nyo, may marking na dilaw. Ibig sabihin, dun lang yung may gumalaw, may kumilos. Alam nga naman kasi yung i-record niya pa yung, siyempre, kunyari, stand still, no? Wala naman siya nakikita, no? Kahit ikaw, mahirapan ka maghanap. Unlike neto, yung may gumalaw lang, dun siya nagre-record, no? And then, makikita mo, mamumukha mo, mapaplakahan mo, lalong-lalo na kunyari nasa mall, no? Before pa bumangga yung sasakyan, no, kasi yung emergency parking natin, pagka wala kang equipped na gantong radar, ang mangyayari, pagka bag, nabangga, doon siya magre-record, no? Para maplakahan mo, pero nakalis na. Pero this time, yung ginawa nila may radar, ang mangyayari sa'yo dyan, before pa siya bumangga. No, lumalapit pa lang yung sasakyan. Bakit? Kasi na-detect niya na may moving object. So, before pa siya sumabit sa'yo, gumana na yun, nagre-record na yun. So, pagka, bam, pagka tama, pasok na yun sa recording. Pag alis niya, pasok na yun sa recording, yun, plakado siya. No, ganun din kapag may hayop, pusa, so any moving object, yan, mga magnanakaw, before pa siya magbukas ng pinto, eh, nagre-record na yan. Yun ang kagalingan, no, mga idol. So, para sa akin, mga idol, sulit na sulit meron nito. At syempre, yun nga, mga idol, OBD type siya, so hardware kit, tapos ang partner ninyo sa kanya is yung N5 dual. So harap likod yun, mga idol. Yun, mga idol, napaganda nito. Pag-try ko, kung may makakuha pa footage din, gagawa natin ng panibagong video para mas maganda. Yan. So, hinabol ko lang kasi syempre 99 ngayon, di ba? O mas mura. Naka-promo. Kaya yun, mga idol. Kung gusto nyo bumili, ilalagay ko yung link dyan sa description and sa pinned comment. At yun lang po muna, mga idol. Maraming salamat po.